guys, my name is Policia Coco. First time kayo sa aking channel, no? Pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-marking sa mga nahuli nating ebidensya regarding sa shoplifting. So, kaya ngayon kung gusto mong ating mga kuntin, ako nga pala ang inyong lingkod, Policia Coco, at mag-subscribe na sa ating channel, no? Yon, kapag nakahuli tayo na kayo o tayo ng shoplifting, hangkat maaari para pagdating sa presinto ay hindi na masyado abala, lalong-lalo na kung medyo marami, no? Sabihin na natin medyo marami, more than 10 piraso ang kinuha ng isang suspect o ng isang professional shoplifter or magnanakaw, para pagdating doon sa presinto ay medyo hindi na masyadong abala. So ito, ganito, unang-una ang inventaryo ng ang list ng inventaryo ng inyong items. So simple lang yan, listahan nyo sa isang papel, mayroong header, tapos may this. Here's below the stolen list of stolen items. Pagkatapos nun, so lalagyan nyo siya ng bilang 1, 2, 3, 4 and so on, kung hanggang ilan. Ngayon mag-iisip kayo ng initial, kung anong maiisip yung initial, no? Halimbawa dito sa example, eh, ang suspect natin is si NLR ang yung tagging natin, no? Kasi abbreviation niya ng Nora Lion Reyes, yung nahuli nating previously suspect. So share ko lang kung paano ang mag-conduct ng tagging. So or kaya markings, no? Marking ng ebidensya. So number 1, sabayan natin NLR-1, kung anong items. NLR-2, NLR-3, NLR-1, and so on. At pagkatapos nun, so depende yung kung saan, kung anong items at ano pwede nyong isulat. So dito sa sample, ang pwede lang natin para hindi ma-damage yung items, no, yung tinatawag na masking tape, nilagay natin sa items. Pagkatapos nun, doon natin isusulat yung markings. So ganun lang kasimple guys ang pagmarkings. So depende lang sa anong available sa inyo. Kung wala at kung pwede naman yung sulatan yung ebidensya, edi sulatan nyo. Kung hindi naman, kung gaya nito, merchandise yan, paninda, hindi pwedeng masira. So kailangan nating gumawa ng paraan, yun nga, masking tape yung inano natin, naisip or ng pulis, siya yung nagpalagay niyan, tapos abbreviation NLR1, NLR2 and so on. O ganun lang kasimple, para pagdating sa presinto meron na kayong inventaryo, meron na kayong marking of evidence. So bawas oras, so bawas abala. So thank you po guys, sana nagustuhan nyo itong ating video. At ngayon, kung gusto mo itong ating mga content, ini-invite ko kayong mag-subscribe sa ating channel. At muling nagsasabi, kung nga pala si Policia Coco ang inyong lingkod. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching.